Nakuha rin po ng ABS-CBN News ang listahan ni Janet Napoles na ibinigay po naman kay kalihim Leila de Lima ng DOJ. Kasama pa sa listahan ang 11 incumbent at dati senador, 3 kalihim ng gabinete at 75 kongresista. Exclusive ng Papa Troll, Doris Bigonia. Ito ang listahan na ibinigay ni Janet Lim Napoles kay Justice Secretary Leila de Lima nang bumisita ang kalihim kay Napoles sa ospital ng Makati noong April 21. Nakuha ito ng ABS-CBN mula sa mga mapagkakatiwala ang sources. Sa mga senador na nakinabang umano sa PDAF, nangunguna ang 3 pinakakasuhan na ng ombudsman, sina Ramon Bong Revilla Jr., Jingoy Estrada at Juan Ponce Enrile. Nasa listahan din ang ilang incumbent senators, sina Tito Soto, Loren Legarda, Coco Pimentel, Alan Peter Cayetano, Gringo Honasan at Francis Chis Escudero. Isinabit din umano ni Napoles ang dating senador na si Manny Villar. Maging si yumaong senador Robert Barbers nasa listahan din. 75 na congressmen naman ang inilista din ni Napoles. 15 sa kanila kasalukuyang nakaupo pa. Kasama rin sa listahan si Budget Secretary Florencio Butch Abad, dating kinatawan ng Batanes, na isa rin umano sa mga nakatransaksyon ni Napoles. Ayon pa sa ABS-CBN sources, si Abad ang ikinanta ni Napoles kay De Lima na siyang pangunahing nagmaniobra ng PDAF scam. Sa mga ahensya naman na nakadeal daw ni Napoles, kasama ang Department of Agriculture at ang pangalan ni Secretary Proseso Alcala na dating kongresista ng Quezon. Bukod kina Abad at Alcala, may iba pang kaalyado ang Administrasyong Aquino sa listahan ng mga kongresista. Prominente sa mga ito ang magkakapatid na Congressman Reynaldo at Governor Alfonso Umali ng Oriental Mindoro, dating Congressman Joel Villanueva na ngayon TESDA Administrator at dating Congressman Rufy Biazon na kasama sa second batch ng inireklamo ng DOJ sa Ombudsman. Nasa listahan din ang pangalan ni dating congressman at ngayon ay Senador JV Ejercito, pero binura raw ito ni Napoles. Kung may mga taga-administrasyon, marami ring oposisyon, tulad ni na dating congressman Mikey at ang namayapang congressman Iggy Arroyo. Ibinigay din ni Napoles ang mga sabit na agencies at kung sino-sino ang mga nakadeal niya sa mga ahensyang ito. Ayon pa sa source, ito lang ang mga naalala ni Napoles noong 5 oras na nagpulong sila ni De Lima. Pero may kaukulang dokumento raw na hawak si Napoles sa bawat taong pinangalanan niya para patunayang may transaksyon sila hinggil sa PDAF. Doris Bigonia, Patrol ng Pilipino.